So yo, mga idols, nako, dito naman tayo sa Kapaste na Lalo ng Pangasinan. Ayo, no? So ito, maglalaban-laban ito mga ating mga master. Meron tayo dito mga Marlboro Legends. At siyempre, dito yung sikat na Marlboro Legends, si Placido Valdez, Juancho Bumagat, Hector Padilla, Danilo Tabucol, Roel Menor, yan. Yeah? Diyan yung mga ating mga Marlboro Legends. At sino pa, si Jody Trata. Dito rin mga ito, Sammy Trata. So sana sa mga hindi ko nabanggit ang mga Marlboro Legends na ito, pasensyo na mga idol dahil hindi natin ganong kilala yung ating mga Marlboro Legends. So bago tayo magbakbakan, magtugisan at magrimatiyan, kaya mga ating shoutout ng ating mga sponsor, no? From London, Eddie Balanga, Angel Cisoliano from Washington, June Dule from USA, Adriana Villera from Palau, Fred Tuwala from US, Dong Tabukol from Israel, Danilo Escue from Spain, Liuliwa Kabugo Bricks from Canada, Maribik Obra from Capas Binalonan, Stacy Checker from England, Johnny Gisay Flores from Capas Binalonan, Marian Madriaga from Capas Binalonan, Catherine Etrata Miados from USA, Alvin Busto from Spain, and Maximo Gracia from Hawaii. Ito sa mga trophy. Medals and cash sponsored by Eddie Balanga, London, Jodolay, USA, Angel Season Leon, Washington, Adrian Abilier from Palau, Fred Tuala from USA, and siyempre, Felix Celesti Jr. from Italy, the Marlboro Legend. Siyempre, shout out din sa UDG Pinoy Cycling Group, and si Mr. Al Villamero of USA. Siyempre, shout out din natin ang ating mga organizer, si Sir Danilo Tabucol Senior and si Idol Danny Tabucol. Ayo! Gusto ko mga idol, matinding laban ang mangyayari dito. Ha? Andito ngayon tayo sa, papasok tayo sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. The home of champions. The home of the magigila, matitikas sa mga siklista. Ayan siyempre, yan sila Idol Jess Mendoza, Jerry Bucat, Alfie Catala, Dennis Gabaldon. Sino pa ba? Yung mga malalakas yan sa bayan ng San Manuel. O yan, si Sir Jonathan Rosario Mitic, Hector Padilla. Andito, mga idolo. Kasi hanap natin si Placido Valdez, kaya si, ayan, ito mga biker works, ha. Pero meron sa tayong hindi na siya ito dito ng mga Marlboro Legends, eh, pasensya na mga idol, eh, Sabi Trata, Danilo Tabuol. Yan, medyo magkakabakbaka. Dati, napapakinggan lang natin sa radio yung mga ating mga Marlboro Legends ngayon. Napapanood na natin, nakikita pa natin kahit paulit-ulit ating panoorin sa ating YouTube channel. Siyempre, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, sumubscribe na kayo at like and share our video. Team Kapadyak, Cool Bikers. Ayan, si Sir Carina, yung nakapula na yun, ha? Marlboro Legend din. Hindi ko lang alam kung ito si Sir Robin Carina o ano. Basta ang sabi niya kanya, si Carina daw siya. Siguro, pero mga Carina, malalakas sa... O yun ha, malalakas pumila, mga idolo, marami na tayong mga Carino, mga Carino brother. Si Ruben Carino, bata pa ako, napabakinggan ko na, Ruben Carino ha. Dati sa radyo lang tayo nakikinig, napapanood dahil itong ating mga Marlboro Legends, kahirap pang makinig sa radyo nun. Walang signal, kuro kundilit, kaya mo kundilit yung ating mga radyo. Hawakan mo, magkakaroon ng signal, binawan mo, mawawala yung signal, napakahirap ang hanapin. Napakahirap hanapin ang istasyon ng radyo nun na nagko-cover dito sa ating mga Marlboro Legends. Siyempre, shoutout natin yung shoutout in heaven. Eh. Kaya nga si Sir, the Earth, M1, Earth Pearl sa Pilino. Ayun, no? Siyempre yung ating mga radio announcer, Ricky Aptanto, si, yun, yung karingal, yung babae, hindi ko na maaalala mga idolo. Pero itong mga Marlboro Legends na ito, inaalala natin yung mga yan, yung mga sikat, kaya Juancho Bumagat, Hector Padilla, lalong-lalo si Placido Valdez. Kanina yung mga ibang Marlboro Legend, naglaro na kanina mga idolo, yung mga senior. Ando sila Danny Tabucol, Hector Padilla, Antonio Agno, Nestor Mendoza, Sammy Itrata, Usam Bilyata yun, Usam Tun, basta maraming Itrata. Tapos, sino pa ba? Si Cesar de Guzman, ayan yung mga naglaro kanina. Kasi, sino pa ba yung mga ibang mga Ruel Menor, ayan, no? Jody Trata, ito nga ating pumapaharap na, nagtatangka na ito, ha? Nagtatangka na ang bumigwa, mga idolo. Kung marami nang naglaro kanina, sino pa ba yung mga naglaro, yung mga Marlboro Legend? Mga sampu sila, yung Modesto Marcos, ayan, mga idol.
Hector Padilla. Ah, Saldi Mandi. Saldi Mandi, mga ito, kilalang kilala. Ito si Saldi Mandi, nung kapanahuna niya. Kapatid to ni Loreto Mandi. 65 years old na pala si Saldi Mandi, mga ito lang. Pero nung nakita ko, mukhang bata-bata ko, pero 65 na pala yun, ha? Iba? Iba ang tikas ng mga Marlboro Toro Legend. Yun, yun, yun! Back in action tayo, mga ito. Ito, may pumaparap na, oh. Medyo umaalpas na itong si Placido Valdez. Kasama niya itong si Sonny Guraspe and si Jody Trata. Medyo nakakalayo na sila ng mga 100 meters at Teleton. So, kaya-kaya nila ito. Kaya-kaya nilang itagpos hanggang dulo. Tuluyan kaya silang makakawala sa ating Teleton. Pero kayang-kayang dali doon ni Placido Valdez. Ang tanong, tatagal kaya itong si Jody Trata at saka itong si Sir Sonny Guraspe. Ito, Jody Trata, Marlboro Tour Legend to. Kalaban ito ni Din Pinili sa Rookie of the Year nung kapanahunan nilang dalawa. Siguro ito si Placido Valdez, mga 54 years old, 55 years old ito, mga idolo. Itong si Sally Grosse, from Nueva Ecija yata ito eh, mga kamag-anak ito ni Ismael Grosse. At siyempre, itong si Jody Trata, parang ko yun ha, Pangasinan, siyempre. Nandito yung mga Itrata eh, hindi ko lang maalala yung ibang Itrata. Yan, Jody Itrata, Samson Itrata, Samuel Itrata, Tami Itrata, Ferdimar Itrata. Yung mga Itrata brothers, andun sa ibang bansa ngayon. Hindi ko lang maalaman kung sino si yung Ferdimar Itrata. Medyo bata pa yun, mga idolo. Siya sa Rookie of the Year. Nung kapanahunan ng mga Itrata brothers. Marami talaga dito sa Pangasinan, ha? Sila Romeo Bonzo, Jesus Garcia. Ino po ba yung mga Ruben Carreño? Mga bata tayo, napapakinggan natin, naririnig natin yung kanilang mga pangalan sa radyo. Eh, mas maraming champion, naging champion na siklista na mga taga-Pangasinan. Sa Nueva Ecija, mga idolo, ang champion lang doon, si Armando Catalan. Yun, medyo lumalayo na sila sa peloton, ha? 150 meters, mga idolo. Tatatag kaya itong dalawa na ito kay Placido Valdez. Eh, si Placido Valdez, Monte lang nag-champion, 5 times. Runner-up, hindi nakasikat kahit isa, pero asahan mo naman sa mga ganitong maliitang karera, hindi nawawala ito. Ayan, sinasabi ko, umaangat na nga si Placido Valdez. Iniiwan na itong dalawa, mukhang hindi tumatag ha. Hindi kinaya ang pacing ni Placido Valdez. Ayan, naiwan ito si Sally Grosso at si Jody Etrata. Umaangat na nga agad itong si Placido Valdez. Nakaangat siya agad siya ng mga 100 meters nung sa dalawa, iniiwanan niya na ha. Mag-solo breakaway na naman, kaya niya kayang tagusin? Ilang beses mo na bang ginawa yan, Placido Valdez? Ilang beses niya nang ginawa itong nag-solo breakaway na nanalo siya? Pero sa pagkakataon ito, makikita natin ang kayang galing dahil ang mga kalaban niya rito, napakaraming taga-Pangasinan. Andiyan nga, Jody Itala, mas bata sa kanya yan ha. Andiyan din si Hector Padilla. Medyo mas bata, mas yung matanda sa Hector Padilla kay Placido Valdez. Pero ito si Jody Tata, medyo bata pa ito ha. Maraming kalaban si Placido Valdez sa mga taga Pangasinan. Kaya makikita natin ang galing ni Placido kung kaya nang tagpusin ha. Medyo lumalayo na siya dito sa ating dalawang second group. Ito, Placido Valdez tumatakbo 52-55 kilometers per hour. Solo breakaway lang ito ha. Solong-solo niyang binabaybay ang napakalawang na highway dito sa Binalo ng Capas Asinda Road. Ayun, bypass road. Napakalawang mga idol. 4 lanes. Solo breakaway. Kaya-kayang manalo. Kaya-kaya hanggang finish line. Aabutan pa kaya ito ng second group at ng peloton. Dito patutunayan ni Placido Valdez kung kaya niyang talunin muli ang mga taga-Pangasinan. Kahit siya'y nagso-solo breakaway lang. Kung naalala ko nung si Placido Valdez, solo breakaway, Baguio to Baguio lap yata, mga idolo. Hindi ko lang alam kung anong taon niya, pero sayang, champion na sana siya nun. Pagdating sa Baguio General Hospital, ayun, gusto ko kain daw. Bumaba sa kanyang bisikleta, ayun, 55 kilometers per hour. Matibay pa rin, ha? Bumaba siya sa kanyang bisikleta dahil hindi niya na talaga kinaya. Dahil killer lap yun, mga idolo. So doon, naabutan siya ata ni Carlo Gabe, mga ito. Talagang nakikinig ako sa radyo nun. Pinapakinggan ko sa radyo. Ang radyo naman ito, napakalit, napakahirap pakinggan, pero pili natin binibig sa ating tenga. Dahil napaka-exciting ng laro nun, ng karera nung kapanahon niya. Dahil solo, breakaway.
road to champion na sana, pero sa kasawian palad ay hindi niya kinaya. Mukhang nag-cramps na siya, kaya yung parang pagkakarinig ko nun, bumawa na siya sa kanyang bisikleta at binuhat niya o tinulak niya pa yung kanyang bisikleta dahil talaga nagka-cramps siya. At doon na nga siya inabutan ni Placido Valdez. Pero hindi ka, dahil napakalakas itong si Placido Valdez na yun. Carlo Gid, hindi ko na ganong nakikita ang naglalaro o kumakarera ng kagaya nito. Doon na lang natin si Placido Valdez ang pinakamatikas na Marlboro Tour legend na kumipidal pa rin at nananalo pa, nananalo sa mga karerahang mga ganito. Ayan, Juancho Bumaga, Hector Padilla, yan, sumasali pa rin yung mga yan, Jody Trata. Ay, si Din Pinili, wala si Din Pinili, hindi nakapunta rito mga idolo. So, hindi pati nakikita mga nakakalaro ni Placido sila Loreto Mandi, Renato Dolosa. Yan sana yung mga magsama-sama, meron sanang mag-organize. Lahat ng mga Marlboro Tour legends na magkakaedad o veterano ay magsama-sama muli. Yung talagang solid talaga, sobrang dami. Napakasarap panoorin, napakatindi. Doon natin makikita kung sino talaga ang pinakamatindi na veterano ng Marlboro Tour. Yun o, no? Solo breakaway pa rin itong si Placido Valdez. Kayang-kaya talaga yung mag-solo, nakakalayo sa 300 meters mga idolo. Ayan o, diin na diin, sagad na sagad, pigang-piga, 50 kilometers per hour, tumitingin sa likod, pero nakikita yun, wala siya nakikitang sumusunod sa kanya. Ayan, dumidiin pa o, talagang sinasagad yan, gusto talagang makalayo na makalayo. At mapatunayan na kaya niyang manalo kahit sa isang solo breakaway. So dito, hintayin natin dito yung ating peloton at mga second group kung gano'ng kalayo ang kanyang agwat sa mga kalaban sa likod. So ito na, oh, more or less na, 270 meters na mga idolo ang tansya ko. Ha? May sumusunod dito, ilan ang sumusunod dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung second group. So sa likod na ng second group, sino? Ang peloton. So malapit lang din pala, 100 meters lang ang agwat ng second group dito sa peloton. Tignan natin kung makakahabol pa itong second group na ito. Andito si Jody Trata, Ruel Menor, Sonny Gross, si Sir Aquino, at yung isang nakakulay green, white, blue. Hindi ko kilala mga idol. Shoutout na lang sa'yo, idol. So ang kanyang speed, 43 kilometers per hour, medyo mabagal ha. Mas mabilis si Placido, kaya hindi nila madidikitan basta-basta ito si Placido Valdez dahil nakamintay ito sa 50. Hindi bumaba pa sa 45 kilometers per hour ang kanyang takbo. 50, 47, 48, 49. Now, ito ating sumusunod, third group. Ang ating peloton. Oh, yan. Hiwa-hiwala yun. Dominado, Tako-Tako Junior. Dito rin pala si Dominado, Tako-Tako. Mga idolo, Alfredo Pinsal. Ha? From Nueva City, dumayo pa rito, mga idol. Dito pa rin si Sir David Hugo. Ayan. Ang ating peloton. Makakadikit kaya ito dun sa second group. Kaya nilang habulin pa ang ating nagso-solo breakaway. Mahilig talaga itong si Placido Valdez sa solo. Dahil pag na-co-cover ko to sa mga karera, talagang magso-solo breakaway ito. At kaya niyang tiisin, mga idolo. Pero dito, ewan lang natin. Dahil ito ay baluarte. Baluarte ng mga tigapangasinan. Marami siyang tigapangasinan na kalaban dito. Ha? So tignan na rin kung kaya-kaya niya. Kaya niyang tiisin hanggang dulo. Ito lahat ng ito, nanguro tigapangasinan. Ayan, si Sir Dari Tabukol. Sanay talaga, nagkakabantayan yata. Sige nga rin kung kaya talaga ni Placido Valdez ilayo yung kanyang sarili dito sa peloton dahil puro tigapangasinan to. Sanay talaga, ito rata yan ha. Marlboro Tour legend. Ayun o, medyo bumibilis itong diinan nila. 50 kilometers per hour, makakadikit na kaya ito. Yun sa ating second group. Ayan, umangat pa sa kaliwa itong biker walk. Sinunda ng biker, sinunda ng pit taga Pilipinas, sinunda ng PNP. Diyos ko po, kain do. Ayan, madiinan. Alfredo Pusano, nakadilaw mga idolo. Ayan, Danilo Tabukol, nandito pa. Suwan, chubumagat. Mukhang nagkakabantayan sila ni Hector Padilla at saka ni Jody Trata, mga idol. Ayun, no? Dito tayo sa bayan ng Binalonan. Ayan, si Sir David Hugo. Ayan, no? Medyo batandaan ni Sir David pero malakas pa rin ha. Sige nga natin kung madidikitan nila, nadikitan na kaya nila yung second group. At ang tanong, kung kaya pa nilang habulin si Placido Valdez, the solo breakaway man, cyclist, palagi solo breakaway yun. Talagang tansyado niya kung kaya niya ba. Kaya niyang talunin o hindi.
Makabay mahirap yung solo breakaway, mga idol. Solo mo yun, ha? Solong pedal, solong pasuba. Wala kang hinahatak. Kailangan mo ilayo lang yun yung sarili para tuluyan kang manalo sa mga karerahan ganito. So, gayaan si Placido nun sa mga karera niya nung siya nasa Marlboro Tour. So, medyo lilo itong ating fellow ito, ha? Mukhang nagpapakiramdaman. Ala, kasi yung ibang mga idols natin, eh, pag umuwi na itong sila, yung mga Estrada Brothers sa mga nasa ibang bansa yata, USA. Saka itong si Sir Felix Celeste Jr. Ayan, yung mga kilalang mga matitikis talagang palaging nababanggit sa radyo noon. Dominador Taco Taco. Ano ba sila? Ariel Maranya. So, yung iba, hindi natin nakikita. Nasa ibang bansa na rin yata itong si Ariel Maranya. Mga ito, bata pa ako noon, ha? 7, 8, 9 years old. Nakikinig na ako sa radyo. Ganun tayo kahilig sa karera ng bisikleta. E, sa panahon pala na ito, eh, ito pala yung ating magiging karir. Hindi man tayo bumisikleta, hindi man tayo lumaban sa mga karera. Pero ito naman, kino-cover natin yung mga karera ng ating mga bitiranong siklista. So sana magsama-sama mga idols. Ito, back in action tayo. Ito yung ating second group, ha. Andito si Sir Aquino, si Ricky Zabala, and Sunny Groste. Ano? Ito yung ating pinaka-second group. Nagpupumilit dumikit kay Placido Valdez. Ang tanong, madidikit ang kaya nila? Medyo mas bata pa ito, ha? Sila Zabala, Groste. Ayan, may nag-abol sa likuran, may nagtatanggang dumikit, ha? Mabilis, kumikikig, ha? 47 kilometers per hour. Sino kaya itong gustong dumikit sa ating checking group? Ayan, mabilis na sumisire, tumaharap. Ayan, Samit Rara, mga idolo. Si Samit Rara, Marlboro Tour Legend, ha? Gustong dumikit. Ito pa, si Jonathan Rosario Mitig. Ayan, medyo bata pa yung si idol, ha? Ito, Hector Padilla. Hatak naman niya yung ating peloton. So, mukhang madidikitan nila. Ito pa, oh. Si Juancho Bumagat. Nagkakabantayan sila ni Hector Padilla. Ganyan talaga yan. Magkakaibigan sa labas. Pero sa loob ng racetrack, tabla-tabla muna para magkaroon tayo ng magandang laban. Doon nila mapapatunayan kung gano'n sila kalakas, gano'n anong diskarte o teknik ang gagawin nila para manalo sa mga karerahang ganito. Dahil nung kapanahonan nila sa tutukain doon, napakahirap ng mga ruta noon. Napakaswerte nga lang mga siklista ngayon dahil magaganda ng ruta. Magaganda ang bisikleta, simentado ang mga kalsada, ang mga tulay. Pero noon, Diyos ko kukain doon, nung kapanahonan ng mga Marlboro Tour, 1970s, 60s, or 80s. Makita mo yung napapakinggan ko sa radyo. Sa Patapatrol, Ilocos Sur yata, Ilocos. 80 kilometers rough road. Diyos ko kukain doon. Doon daw, ang kwento ni Juancho Bumagat, narinig ko sa mga kwento niya. Hindi bababa sa 10 beses kang mapaplat, mga idolo. Ganun kahirap, meron pa nga doon mga idols, gabi na, padilim na sa kapal lang dumarating yung mga huling siklista dahil sa hirap. Dahil noon, pag naiwanan ka at naplat ka, nasiraan ka, yung service vehicle mo nasa unahan na, hindi ka, ilalakad mo na lang siguro. O ano, dahil napakahirap, iilan lang mga service vehicle na ng mga bawat team. Kaya mahirap ang laro noon. Ang mga tulay, naku po kain do. Puro kahoy. Kahoy na putol-putol, talagang aakayin yung bisikleta mo nun, ha? Mabato, maalik mo. Kaya ganda nung kanta, saktong-sakto yung awitin na nilikha ni the three-time champion, Jesus Garcia. Shout-out to sa inyo, ha? Ito, belated happy birthday. Ayan, Jonathan Rosario Mito, yung medyo bata pa, pero kumakalas, ha? Tinatalo ko siya ng mga masutanda sa kanya. Ito, ating, ilan to, pangilang group, third group, Ruel Menor, Jody Etrata and Dominador Taco Taco. Naikuwento ko lang mga idolo yung mga pangyayari nung kapanahunan ng mga veteranong ito. Napakahirap talaga ang sinapit nila sa mga karera ng Tour of the Pilipinas, Tour of Luzon, Marlboro Tour, yung mga naabutan natin. Meron pa yung bagyo na, Canyon Road, mga idolo. Rap road pa yan, ha? Bumababa sila, rap road. Maakyat sila, rap road. Maalikabok, mabato. Gusto ko kain do. Kaya mas matitikas yung mga veterano na ito kumpara natin dito sa mga makabagong matitikas na siklista ng Pangasinan Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambala, Mindanao, Manila, Bulacan, Nueva Vizcaya, Cagayan. Ayun.
iba ang lakas. Yung si Placido Valdez nga nun, sinuwento niya. Ay, si Juancho Bumada, nung siya ay lap winner dun sa may patapatulog mo. Ilang beses siyang laplat, break. Okay, gano'ng katibay yung mga bisikleta nila nun, ha? Hindi, wala pang carbon nun. Gusto ko kain daw, napakahirap ng sinapit nila nun, ha? Meron tao na pakinggan, hindi ko alam kung si Felix Celeste Jr. o si Ariel Maranya, no? Pababa sa bardo. Gusto ko kain daw. Sumayang lang, sumadsad. Siyempre, pag sumadsad ka daw, mga idol, masyadong mabato, mabuhangin. Eh, talagang puro gas kasi mangyayari sa idol, mga idol. Ay, siguro itong mga sikat na siklista ngayon, Ronald Duranza, mga Carreño Brothers, Jean Paul Morales, Ryan Tugawi, hindi pa nila wala, hindi nila napakinggan sa radyo. Masatanda ako sa kanila eh. Yung mga experience, kung gaano experience ng mga Marlboro Tour Legend na ito. Talagang saktong-sakto talaga. Tugmang-tugma, ika nga yung awitin na nilikha ni Idol Jesus Garcia na buhay si Krista. So yan, baki-laki na tayo ha. Sino to? Ito, nasaan na tayo? Ito na tayo sa second group. Ito ang ating second group. Second group po. Second group to mga idol. Si Ricky Zabala. Kung si Sonny Guraspe. Ayan, Sonny Guraspe. Sir Aquino and Ruel Minor. Ito yung ating second group. Nagpupumilit pa rin, ha? Hatak-hatak ni Ruel Minor na itong second group para makatikit kay Placido Valdez. So, ito ang ating solo breakaway. Hindi pa rin inaabutan, mga idolo. Napakalayo na. Napakalayo. 700 meters na lamang. Tansya ko. Yun ang kalamangan ni Placido Valdez doon sa ating second group. Second group lang yun, ha? Pwede interview, ha? Matikas talaga itong si Placido, mga idol, dumidiin pa rin, no? Parang hindi napapagod. Madiin pa rin, ha? Solo, gano'ng kahirap ito, mga idol, 50 kilometers per hour ng kanyang takbo. Hindi na siya kayang abutan ng second group. Apat yun, ha? So, mahihirapan. Mahihirapan na, 700 meters ng kanyang kalamangan, eh, malakas pa. Parang dito pa lang nag-uumpisa yung laro sa kanya. Ako, painit pa lang yung one, yung 23 kilometers na isang lap. Ito, pangalawang lap na to. So, papinis line na to, mga idolo. Hindi na natin siguro i-cover itong si Placido. Tayo ng 55, 52 kilometers per hour. So, ulong yan, ha? Talagang hindi niya pinababayaan. Minimintay niya talaga yung kanyang takbo para hindi na siya abutan ng mga naghahabol sa kanya sa bandang likuran. So, pamaya-maya siguro ay iwanan natin itong si Placido Valdez at doon na tayo po-focus sa second group, third group at doon magkakaroon ng banatan. Mga ito, tignan naman formahan ni Placido, 54 o 55 years old ito. The five time, first runner-up, the pride of Nueva Ecija, Kabanatuan City. Ayun o, sikat na sikat pa rin ito kahit wala na siya sa Marlboro Tour, ha. Parang ngayon pa lang yata siya tuluyang sumikat. Kumpara nung sa Marlboro Tour, dahil ngayon eh talagang maraming nagbablog kagaya ko, kaya marami na tayong beses na naiblog itong si Placido Valdez. Dito ko nakikita talagang sikat, sikat pa rin itong si Placido. Hindi pa rin nawawala ang kanyang ikas ito yung bisikleta. Tangan-tangan pa rin niya ang kanyang karanasan nung siya ay lumalaro sa Marlboro Tour. Hindi ba siya nagtagumpay? Pero sa mga panahong ito, siya ngayon ang nagahari. Nagahari ito, marami. Maraming beses ko na itong na-vlog. Talagang matikas pa rin. So, sa mga breakaway na ganyan, kaya niyang tiisin, mga idol. Basta kaidara lang niya, huwag naman niya 50 below, ha? Eh, medyo alanganin ka doon, ha? Mga 50 plus, 50 to 60, yan. Eh, nag-abo sa ikigilap, ha? Ayun, si Zabala, Tumendor Taco-Taco. Ayan, Jody Trata. Uy, naabutan na ng third group yung second group, mga idol, ha? Inabutan na at magkakalapit lang itong mga second, third group at ang ating Caleton. Ah, medyo malayo, ha? Hindi na nila kayang dikitin si Placido Valdez. Gusto ko kayo, no? Ayan, no? Ito ating Caleton, medyo malapit-lapit na. Nagkahiwa-hiwalay na ito, ha? Nagkahiwa-hiwalay na, mga idolo. Maghahabol na kaya? O hahabulin nilang na first, second, third, and fourth place. Ayan ang ating peleto, no? Ayan. Jonathan umiti, yan dito pa rin, ha? Buhay pa rin, ha? Kumikikig pa rin, ha? So, ito.
So ating pinakapeto, medyo lalo, ayan, si Sir Danny Tabukol. Tignan natin kung bibigwas pa ito, ha? Si Sir Danny Tabukol, isang malboto radio. Napapakinggan din natin yung kanyang pangalan nung kapanahuna niya sa radio, ha? Kaya kabisado ko, ayan, umangat na. Gusto ko, narinig lang, umangat si Sir Danny Tabukol, ha? Yung kapanahuna talaga niya, napapakinggan ko yung mga pangalan nila. Kaya tinatandaan ko, mga idol. Masyado Jonathan Rosario, umitid, mukhang medyo bata pa to, pero kaya pa siyang talunin ang mga masutunda sa kanya. Pero doon talaga, wala siguro siyang ensayo. Kaya yung mga may edad, eh, sila yung mga masisipang mag-ensayo. Ayun, no? Ah, buta na siya ng peleton. Pero nagsisikap pa rin ilayo yung kanyang sarili. Si Sir Danny Tabukol, eh, gintong alay. Wala. And, atleta pa ng Pilipinas, yung si Sir Danny Tabukol nung kapanahunan, no? So ito tayo sa, ano itong grupo, third group. O hindi, ang grupo nila Sir Danny Tabukol. So pupunta tayo dun sa second group o third group. So this is the third group. Ito yung ating third group, more or less 100 meters lang lamang nila ng ang second group dito sa third group. Yung si Summit Rata. So ito naman yung ating, ito yung ating second group. Ito sila 1, 2, 3, 4, 5, 6 riders. Wow, si Johnny Tarata, Hector Padilla dito, Sally Grosse. Sino pa isa? Dominador Taco Junior. Meron lang isang nakaalpas sa kanila. Isang solo na humiwalay sa second group. Itong si Sir Aquino. Ayun, meron din tayong natatandang Aquino, ha. Juan Aquino Junior. Mahusay din yun, ha. Naririnig ko sa, radio. Palagi ang nababanggit ni Elsa Pilino, yung mga. Sana magsama-sama yan. Sila Elmer Ramiscal, ha. Parang Tarlac. Napapakinggan natin yan. Basta mga sikat na palagi ang nababanggit ni Arlo Satulino at ni Ricky F. Santos sa Malboto din yung nakikilala rin sa pala lang, ha, sa pangalan lang, pero sa mukha hindi pa natin ganong kilala yung iba mga idol. So ito isang solo second group. So makakatuloy yan, kaya itong makakahulag po sa second group, maiiwanan niya kaya at saka yan kukuha ng second place. At ito naman yung ating third group, humiwalay na sa Bala and Grosso. Iniwala nila sila Taco, saka sila Hector Padilla at Jojo Trata. Ito ang ating solo, second group sa mga idol, dalawa. Ricky Sabala, malakas itong si Ricky Sabala, parang Pangasinan, ha. And itong si Sir Sunny Grosso, mukhang ito si Sir Sunny Grosso, atakero, eh. Atake ng atake ito, mga idolo, breakaway, pero talagang medyo malila, medyo kulang lang yung kanyang diskarte. So ito yung ating third group, ha, pinangampangunahan ni Dominador Taco Junior. Hinahatak niya o pinitigilan niya itong third group para huwag makadikit dito sa mga second group. Ayan, si Sir Aquino. Ito, humihiwalay na rin itong si Sunny Grosso, iniwanan niya si Sabala. So ito, magkakalapit lang pa itong second and last group, mga idolo. Nagkakaiwalan na, nagkakatugisan na, nagkakabalatan, nagkakatakasan. Ito, tumakas na rin Hector Padilla. Ito, tumutugis ngayon itong sila, Tumedor Taco and Juancho Bumagat. Ito po, kahit ano kayo mangyayari ito sa balatan nito? Nagpapakiramdaman kung sino ang babanat, sino ang makakatakas dito sa grupo nito. Kaya kumbaga sa peloton, ito yung mga bigkas, ayun, sa may bandang kaliwa, may kumikig na. Kumikig yung naka-biker walk ng idolo, naiwan to sila sa Bala, at saka si Juancho Bumatas. Oh, umangat na rin din sa bandang kaliwa, sinusundan na agad ang mga grupo, mga idolo, ayan na, oh. Sinundan ka agad ng isa, dalawa, tatlo, apat, riders, so naiwan din sa may bandang likodan, itong si Hector Padilla at Juancho Bumatas, nagkakabantayan to. Kumbaga, ito yung mga big guns dito sa likod, ha. Hector Padilla, Juancho Bumagat, kumipidal pa, 60 plus years old itong mga ito, ha. Pero ayat, bumabakbak pa, nakikipagsabayan sa mga mas bata sa kanila. Ganyan nila kamahal ang cycling sa Pilipinas. Ito na lang yata ang ginagawa nila. Puro ensayo, lalo yung si Juancho Bumagat, puro ensayo yan, ha. Wala nang ginawa sa buhay, kundi pumidal ng pumidal, kumarera ng kumarera. Basta may karera, master, 60 above, asahan mo, Juancho Bumagat. Andyan, hindi mawawala sa podium. Ito yung Hector Padilla ang naghahari rin dito sa Pangasinan. At si Juancho Bumagat naman ang naghahari sa Nueva Ecija. Ito, tatlong marburator, legend to, nagbabantayan, ha. Nasa harapan itong si Jody Trata, likod si Juancho Bumagat and Hector Padilla. Hindi na pinapakawalan itong si Juancho Bumagat. Dahil alam nila ang kakayahan ni Juancho Bumagat.
kayang-kaya niyang ngayon, no? Pinusundan lang, no? Pinutugis-tugis, ha? Ayaw magtrangko ng dalawang taga Pangasinan na parang Nueva Ecija versus Pangasinan. Nananariwa sa kanila ang mga bakbakan nila nung panahon na ng Marlboro Turo Plusonar Tour ng Pilipinas. Kaya hindi lingit sa ating kalaman na maraming malalakas ng mga siklista dito sa Pangasinan. Siyempre, the home of champions, eh, kaya hindi ko talaga matitigas. Hindi man sila nagsasyado, pero nasa top 10, top 5, top 3. Gusto ko kaya daw gaano. Iba talaga dito mga idol sa Pangasinan. Mga pababae, mga palalaki, talagang isa sa, hindi ko alam kung ito ang number 1 sport o ikalawa sa basketball dito sa Pangasinan. Ha? Pero alam ko, itong number 1 sport sa Pangasinan eh. Cycling mga idolo, ayan o. Bakinasyon tayo, third group to ha. Ayan, umaangat tong si Jody Trata, kasunod na si Dominador Takotako, parang Tarlac naman to, si Takotako ha. Sikat din yan, nung kapanahonan niya mga idolo, dahil naririnig ko ang kanyang pangalan sa mga radio announcer. Oh, ito, nasa likod lang itong si Juancho Bumaga. So, meron tayong second group doon mga ito. Tatlo yung ating second group sa harap. Ayan, umaangat naman sa bibandang kaliwa. Itong si, ano ito, si Sammy Trata. Tumutugis lang ito. Na pinapatay trangko ni Dominador Takotako yung grupo para hindi tuloy ang makalapit tayo. Medyo nakaangat tuloy si Sammy Trata mga ito. So, malapit tayo sa finish line. More or less, 1 kilometer. 1 kilometer na lang tayo sa finish line. So, hindi na natin nakuha ng si Placido Ballester, solo breakaway, napakalayo ng kanyang labang. 1 kilometer na yata kanyang labang kanina, kaya hindi na natin pinuntahan. Dito tayo nag-focus sa second and third group. At dito magkakabalatan sa first, second and third group, mga idolo. So, siguro yung ating second group, mga 500 meters na lang. Mula sa finish line, so maya-maya iiwanan na natin tong third group na to dahil baka magbanatan na. Yung tatlo nating second group na si Groste, Sabala yata isa, and si Mr. Aquino. So, iwanan natin itong third group. Ayun, ay nabutan pa rin si Sammy Trata. Hindi tayo sa second group. Oh. Malapit lang palang agwat nila. Mga 120 meters ang agwat ng second group doon sa third group. So, yun, last 400 meters na lang siguro to the finish line. Ito natin tatlong boy, tatlong second group. Ricky Sabala nasa likuran. Itong nasa bandang gitna itong si Groste at nasa libid ng harapan si Sir Aquino. Tignan natin kung sinong unang angat dito mga idolo. Medyo bumaba, dumidiin ito si Sabala. 45 kilometers per hour. Nagpapakiramdaman itong dalawa. Groste ha, versus Sabala mga idolo. Just 250 meters to the finish line. Sinong unang angat? Sino kayang unang babanat sa mga ito ha? Sinong unang tatayo? Sinong unang DDN? Ay yan o. Nagpapakiramdaman. Lingon ng lingon si Sir Aquino. Lumingon din si Sir Groste. Medyo nakakalamang si Sabala dito dahil nasa libad ng likod lang siya. Hindi tumatarang kung mga idolo medyo may kalamangan siya pagdating sa Rimatean. Last 250 meters to the finish line. Ayan, nakakarga na ng tubig o, ng gasolina si Sir Groste. Ayan na, malapit ito. Aangat ito. Umangat na nga sa kaliwa itong si Sabala. Sumunod natin itong si Groste. Naiwan ng bahagya itong si Aquino mga idolo. Tinutugos niya ni Sani Groste si Ricky Sabala mga idolo. 50 kilometers per hour. Eh, nakakalam nga sila. Ricky Sabala na kukuha mga idolo. Hindi na nakadikit itong si Sani Groste. Medyo kinapos ng bahagya mga idolo. So, si Mr. Ricky Sabala ang ating second place. At sumunod sa kanya itong si Sani Groste from Salugsog, Nueva Ecija and si Mr. Aquino ng Pangasinan. Ayun, congrats mga idolo. So, hindi natin magbabalatan pa rito sa may bandang dulo eh. Itong mga third group, hindi sila Juancho Bumagat and Hector Padilla. Ayan, magbabalatan pa ka mga idolo. Ayan na!